Morning, mates. Kailan niyo huli yung challenge yung sarili niyo physically? Yung tipong 50-50 kayo sa kakalabasan. Alam niyo na dadan kayo sa gaya nito. Pinulikat ako. Sana ng kita, buod. Sa kanito. Pagod na kami. Sorry, Mutot. At saka yung alam niyo na may chance na baka masuwatan kayo gaya nito. Uy! Uy! Pero, ginawa nyo pa rin kahit na alam nyong mahirap. At ang importante sa inyo is yung sinubukan nyo na i-push yung sarili nyo para dun sa challenge na yun. So, ganun yung ginawa namin itong nakaraang ride na gusto kong pag-usapan natin sa video na to. Yung aming first time round the island night ride. Kasama si Sir Jing. Pero bagong lahat, warm up tayo. Yun, so 4:30 ng hapon, nadaan ako si Sir Carl sa kanila. Diretso kami kina Sir Lupot. Doon yung ride out namin. Tara! Kumaya ako eh! First stop. City na. Ito nga yung unang attempt ni Sir Jing sa 100 kilometers. So, abangan natin ang susunod ng mga mangyayari. Ganda ng panahon! Yishun Avenue Walk. So dito kami sa may Admiralty Road East. Parang ano to eh, Ilocos. Ilocos Sur, ganun. May mga heritage houses, mga old houses. Pero ano to, rolling hills nga. Ahon, lusong. Refreshing! Refreshing!
So yung challenge na namin ngayon is yung RTI o yung Round the Island or Singapore Loop. Tingin ko ito yung pinakasikat na long ride dito sa Singapore. Malit lang naman kasi yung Singapore. Nga, sarap magbike. Napaka-presko dito. Kakatapos lang ng ulan. Kaya yung simoy ng hangin, malamig. Ito na kami sa Woodlands Road. Pero medyo na nauna ako ng konti dun sa may traffic light. Kaya bagal-bagal muna ang takbo. Ang next stop namin siguro Kranji. Kasi may pabaon nga si Mrs. na ano, na yun naman, yung pita bread saka beef yata o mutton na ano, stir fried. So, merienda muna. Wala way! Dito ya? Napakalaking truck. Ha? Oh. Laki? Pag naman natin mama mo. Nangyari ko naman. May anak din. Puro kaskali dyan. Pag ano, tinatawagan ko. Oo. Oh. Kami nang maihian. Oo nga, wala akong mask. Dito, dito, dito. Kranji pala ito, kranji. Malutong to, malutong. Ayan, pacifier. Ayan, may technique si Sir Carly. Abangan natin kung matatapos ni Sir Jing ang 100km goal. Pero yung kinakatakot ko, baka pagka kumain tayo, tabi. Nagulong sa tao. Yung pamahiin ang matatanda. Pag kumain ka ng madilim, pagka tapos mo. Carl, tala pa pre. Matakal ka pa. Alas 7 na Carl, 6:51. Matakal ko na Carl. Matakal pa pre. Sorry pre. Treasure sister Carl. Inabot na kami ng gabi. Mga ganito, nag-ahaponan na kami. Kaya naman tayo dito? Sabi nyo dito. Hindi, kala mo magbibideo lang ako dito. Pag dito ako mag... Maabot ng plan yung siya. Wala sa ayos to si Bal. Sabi si Bal dito daw kayo kahit. Dito ba kami sa bike packing session? Buksan nyo na sir, may... Buksan ka na. Oo. Dito ba to? Oo, sige. Ugutin mo lang. Hindi nagagagal yan. Meron. Kaya lang masakit sa mata. Pag nagbibling. Try natin kumakain tayo. Tarin. Yan, ganyan o. Ay, pre, ano na oh. Tawag dyan. Manot na. Binuguan. Good shit, good shit. Good shit. What the bad shit? Ay, sorry. Good food. Good food pala. Oo na muna po. Ah, mag-chest. Dami yung nahilo kayo ah. Parang hindi ko nakakainin. Grabe ka ba? Pinag-ano, balik ako mag-ito. Siyam. Hindi ko nga alam magpapabaon eh. Sabi ko, lakas talaga ako, Femi. Mami ah.
Siyempre, night ride eh. So, sabi na siya. Sa susunod, magpabaho niya yung inumin. Okay. Wag puro pagkain. Opa. Yun, tapos namin magmerienda. Diretso na kami. Ito kami sa Karanji Reservoir. So, yung merienda nga kami dun sa dilim. Kasi sa, sinasabi ko sa kanila yung pamahiin sa Pangasinan kapag kumain ka sa dilim, mangingiwi ka. Eh sabi naman namin, Singapore naman to eh, kaya hindi naman totoo yun, di ba? Ah, medyo mahina yung GoPro sa dilim. O siguro may... Hindi ko palang naayos yung mga settings ko. Kaya yung ibang footage at videos nung dumilim na, madilim. Ayun na, nag-umpisa na yung bantut. Kala ko wala na yung tahi-tahi eh. So fast. Naririnig na lang dito yung mga cricket sa mga ilan-ilang mga sasakyan. Papalapit na kami sa Lim Chu Kang Road, ang daan na panisementeryo sa magkabilaan. Malalaman natin kung meron tayong makakainkwentro. Mga anak! Marami-rami kaming stops, pacing namin siguro average 24 nung papunta ng city. So uminto kami sa Bunle, tapos Ayer Raja, minum kami ng napakalaking sugarcane juice. Banggaan sila. Banggaan sila. Ay, hindi makita. Ano, may buhaya. Cellphone ko pa. Ayer Raja. Tingnan nyo itong napakalaki nitong takbo niya. That's all. Replacing, sabi nga nilupot. Yun, tapos na kami sa inom namin. Diretso na kami sa biyahe namin. So next stop city. Dinner. So ito yung first time ni Sir Jing na mag-around the island. Looking good, looking good. Makita may mga yate dito. Ito yung sa ano, customs house. Tapos liliko ka ganyan. MBS.
So, diretso kami ng city para sa dinner dapat. Kaso, past 10 PM na yun, kaya sarado na yung Satay by the Bay. Kaya dumiretso na kami ng East Coast para ang target namin McDo. Ha? Sarado na ang train, ha? Sarado? Wala, sarado na yung Satay by the Bay. So, East Coast na kami. Kain. Yung mga nauso ngayon, mga e-bike. Kaso binigyan sila ng regulasyon nung nakaraan eh, kasi may mga cases na na-aksidente sila. Na-aksidente nila yung mga pedestrian kasi medyo mabibilis sila. Ano, sa kanan yung beach. May mga nagka-camping na rin, mga nangingisda. Overnight yung mga yan. Nasa 82 kilometers na kami. So sana bukas yung McDo. Tum na ako. Nako po. Ayun, bukas. Oo. At parang walang ilaw. Walang ilaw, no? Dito na lang kung ano yung meron dyan. Ang choice eh. Yan, ba yan? Kaso ang problema, sarado din yung McDo sa East Coast, kaya nag chicken biryani na lang kami. Ay, fish biryani pala kami ni na Sir Lupot, Sir Carl. Eh, Sir Jing, hindi ko makain ng biryani, kaya tinapay na lang siya. Salamat, sir. Pero sigurado na. Biryani, fish. Yun, tapos na kami sa East Coast. So, diretso kami, tapos kanan pa Tana Mera Coastal Road. Etong Tana Mera Coastal Road, ang tumatak sa akin diyan yung huli naming RTI na binaybay namin yan sa ano, sa ilalim ng mainit na araw, alas 12 ng tanghali, diyan kami. Kaya yun yung tumatak sa akin, kaya para sa akin hindi lang physical challenge yun, kundi mental challenge din yung sa Tana Mera Coastal Road. Ito na ang ano, mental challenge. At least 15 km to eh, hanggang Changi Village lang. Ano, 15 km? Oh, 92 na tayo. Wait lah. May bike ba? Nasaksak ako ng ano, ng ilaw ko, wala na ako pa harap likod. Ang ginagandahan lang noon, gabi, kaya mas madaling padyakan. Actually, maginaw sa kapresko yung binabaybay namin yung kalsada na yun. Napatugtog si Sir Lupot ng ano, Michael Bolton. Ang pagana. Mas madaling panjakan to kasi gabi. Mas may lakas kaysa sa ano, ilalim ng trick na araw. Stuck on. It's 1 AM in the morning.
5:30 AM mga sounds. Una medya na umaga, nagbabay kami dito. Oh, when did you? Yeah. Aladdin, kapatid ni Canon. Malapit na ang Changi Village. Are we there yet? Almost. Almost na. 20 ka siguro. Wala pa tayo sa Changi Village. Oh. Changi Village 13. Oh wait, 15. Nung sa atin. 15 galing. Ha, puto. 100 kilometer ha? 100 na. 20 na lang. Konti na lang. Changi Beach, tapos Changi Village. Siguro ko isang stop na lang ng pahinga siguro. Tapos dire-diretso na pauwi. Depressing. Uy, ay nabasag. Wala nang lakas. Oh, ganoon ko lang oh. Para yung tuhod ko yung pre. Oo nga. Oh, buti na lang di sugat oh. So fast ah. Three 3:30 AM. Ah. Sige, ingat kayo ha. Salamat, ingat, ingat. So successful naman yung round the island namin na night ride. Masarap mag night ride, malamig, maginaw. So, congratulations kay Sir Jing sa first 100 kilometer completion niya, saka first round the island Singapore loop completion niya. So maraming maraming salamat ulit sa panonood nyo sa mga rides namin, saka sa ibang mga videos namin, sa mga family videos namin, saka papawis videos. So lagi nyo tatandaan, ride safe para sa mga mahal natin sa buhay. Happy days! Happy days!